Hindi na lang mga weather forecaster ang kasangga ng publiko tuwing may binabantay ang sama ng panahon. Meron na rin daw mga tinatawag na Pinoy Storm Chasers. Kilalanin sila sa report ni Leigh Alvis. Sila ang mga Pinoy Storm Chaser. Binubuo ng mga weather expert ng PAGASA. Re-responde sila sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Kabilang sa kanila ang mga meteorologist at mga hydrologist ng ahensya. Gamit ang mobile radar, kakalap sila ng impormasyon gaya ng lakas at direksyon ng hangin at volume ng ulan. At anumang oras, pwede nilang ibato ang data gamit naman ang mobile satellite na ito. Kaya't mas mabilis na maipaaabot ang impormasyon sa publiko. Uunahan din daw nilang makarating sa lugar ang bagyo para magbigay babala sa mga residente. Ang warning kasi na binibigay is yung kung gaano kalakas, kung gaano ang intensity ng ulan, kung gaano katagal yung span ng bagyo, kung ano expected na height ng alon. Alam naman daw ng mga storm chaser, nakakambal na ng kanilang trabaho ang panganib. Siyempre, nakakatakot lalo na ganung sumasalubong na ganung kalakas na bagyo, pero it's part of our job na maging aware yung mga tao. Bukod sa mga team mula sa pangunahing tanggapan ng PAGASA sa Maynila, nagsasanay na rin ang mga storm chaser mula sa mga regional office ng ahensya. Layunin daw ng PAGASA na maging mas proactive kung kaya't bukod sa mga regular na weather bulletin, personal pa silang pupunta sa mga komunidad para magbigay ng babala tungkol sa paparating na masamang panahon. Sa ngayon, inihahanda na ang mobile radar na ito para ipadala sa Eastern Samar. Nasira kasi ang stationary radar doon dahil sa Super Typhoon Yolanda. Pero higit sa makabagong kagamitan, ang mga storm chaser ang magsisilbing kasangga ng publiko sa masamang panahon. Leigh Alvis, GMA News.